Magandang araw, magandang buhay po ulit sa ating lahat. Yan po, yung mga natatanaw na yan. At ito po ang aking pinagtataniman ng luya. Hindi po sa akin yan. Sa akin po yung tita na nasa USA. So nakikitanim lang po ako dito sa kanyang lote. So nililinisin ko lang po itong medyo hawan na naarawan. So ngayon po ay lilinisan ko ulit ito at para mataniman uli natin ang ating luya. Napakahalaga po nito sa panahon ngayon ng pandemic ang ating luya. Pagka po tayo ay may salabat na luya. So ito po ay nilinisan ko na. At meron pa po akong nakita na mga natitira na hindi ko pa po naani. So yun po ay pwede nating dagdagan na lang sa ating mga pantanim. Ito po yung mga natira ko pa na mga hindi ko na harvest itong February. Pero ito ho, buhay na buhay pa siya. Marami pa ito. At ito sa mga lilinisan ko pa ito. Siguro mga mayroon pa din diyan pandagdag natin sa ating mga tanangin. So doon po sana una kong vlog sa pag-harvest po at planting ng itong ating luya. Medyo kulang po ang detalye natin doon. So nadagdagan po natin ang ating kalaman dito po sa pagtatanim at pagpaparami ng ating luya. Nakahukay pa tayo. Pwede natin pandagdag sa ating mga panangin. Meron pa ho tayong nakukay. Kamote pala ho. Hindi pala luya, kamote na. Well, nakakukay na naman tayo ng pantanim natin. Pandagdag sa ating pantanim ng luya. Ito mga ka-farmers, tatabunan natin itong mga tinanim natin na luya at katakluban natin mga tuyong dahon ng niyog. Mga ka-farmers, tatakluban ho natin ang tuyong dahon ng niyog itong ating tininim na luya. So ang purpose po nito ay para hindi siya masyadong sibulan ng maraming damo. Para makontrol yung pagsibul ng mga damo dito sa pinagtaniman ng luya. So pagdating po ng 6 months, pag po ito ay na-decompose, ay magiging fertilizer na din po niya ito. At pagkapo kulang pa yung ating mga nilalagay ng kinukulang po tayo, walang makuha na, pwede rin po ilagay natin yung mga dayami. Kaya ko yung mga tuyong dahon, yung mga damo na nilinis natin dito, pwede rin natin yung itaklog dito sa ating pinagtaniman ng luya.
pulang pa ng pantaklob natin. Gana po tayo ng pantaklob na tinda ng nyug. Kuno yung mga nauna ko na hong naitanim. Itong second week ng April. Yan po. Kailangan po ay medyo makapal yung ilalagay natin ng mga dahon. So ang purpose po niyan ay para hindi siya sibula ng maraming damo. Dahil once po na sumibol yung maraming damo dyan at lilinis natin at gagamasan natin, madadali po natin yung ano, masasagi natin yung mga suloy niya, yung mga sibol. Madaling maputol siya. Yung kanyang mga sibol na dahon. Hello! Doon po sa hindi nakakaalam ng paano po itanim ang ating luya, nakita ko ninyo ito yung mga suloy. Ito yung mga pagsusuluyan niya. Pwede po natin siyang i-cut na dito. Yun. Ito po isang puno na. Ito po may pagsusuluyan siya dito. Pwede mo rin po siyang i-cut na dito. So dalawa na po ang nakuha natin. Meron pang isa dito. Pwede i-cut po natin siya dito. Kung nakuha natin, tatlo. Ito, mayroon pa isa. Mayroon pa dito, pwede pa ito dalawa. Dalawa pa ang makukuha natin. So, ito po. Makuha pa tayo ng lima. Limang puno pa ng luya ang magagawa natin dito. So, marami ho ang itanim natin. Isang ganitong puno, bilangin natin ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito, anim na puno na yung papalabas natin na may itanim natin. So, sa loob ng sa isang kilo na karami, marami na tayong puno ng luya na may itanim. So, ang pagtatanim po nito ay maaaring pwede po yung 2 pulgada lang pong lalim sa lupa. At ang agwat po nito ay nasa mga 1 feet po dahil ito po ay humahaba ng halos 1 feet. At maganda yung ating pinagtatanim na lupa. Ang maganda po pagtatanim ng luya ay ngayong panahon ng Abril o kaya po ay Mayo. Ngayong May. Dahil po siya ay aabuti na ng panahon ng tag-ulan. So mas pangit po ito na itanim natin na basang-basa ang lupa. At pwede po siya na mabulok pagka basang-basa ang lupa na ating pagtataniman. Yun po. Sa mga bago pa lang po at sa aking channel, ngayon lang po nakapanood ang aking video. Like, share, subscribe lang po kayo. At God bless po sa ating lahat. Sana po ay meron naman pa kayong karagdagang kalarman na natutunan sa aking pinakita na video ngayon. Hanggang sa muli po. Scary, scary.